magbibiyahe tayo ng lala mo. Para na rin naman tayo nagra-ride kahit ganito, di ba? 20 kilograms lang yung exceeding na maximum weight sa motorcycle para kay Lala Move. Sa Lala Move po? Yan ikaw kaya, sir? Ma'am, araw-araw kayo nagpapadeliver nito? Grabe ito, guys. Unsafe na ito, pagdating sa pagbiyahe natin. Round po. Grabe. Namiss ko bigla yung motor ko. Nagpatakbong magaan. At road to 1,000 subscribers na tayo. Kaya meron na akong ipapag-giveaway. So, magiging napakalaking tulong nun para sa mga rider na makakasama. Yo, yo, yo! What's up sa inyo, mga tol? So today, Sunday na naman, as usual, bibiyahe tayo ng Lala Move. So kaya ngayon, Sunday, hindi na muna tayo magkakaibigang panel. Bibiyahe na lang tayo siguro madalas ng Lala Move every Sunday. Para at least, wala man akong trabaho, may kita pa rin tayo or may income as a part-time. Para na rin naman tayo nagra-rides kahit ganito, di ba? So ngayon, dito ako sa papunta ako sa pick-up location ng ating first deliver. Sabi sa booking, 45 kilograms daw to ng ukay-ukay. Tinawagan ko siya, pina-explain ko naman sa kanya na 20 kilograms lang yung exceeding na maximum weight sa motorcycle para kay Lala Move, pero yun, nagsabi naman siya na mag-a-add na lang daw siya. Pero try pa rin natin kung kakayanin natin na may karga yung 45 kilograms na ukay-ukay, no? Sa imus natin dadalhin. So, balitaan na lang kayo, guys, kapag andun na tayo sa drop-off or pagkakarga na natin yung 45 kilograms na ukay-ukay. Ito guys. Sa Lala Move po. Kay Ma'am Jennifer. Grabe. Warehouse pala ng ukay-ukay to, no? Yan ikakarga, sir? Apa. Pasampa na lang dito, sir. Hindi pwedeng pakabila. Pagano'n. Pagano'n. Ang bigat pala na ito. No? Lagi may kumukuhang rider dito. Apa? Mga ganto rin. Grabe to. Daming karga natin, guys. First time ko magsampa ng ganto sa motor ko. No? Umakat na halos yung harapan. Okay po. Grabe to, guys. Yung exceeding weight natin sa Lala Move, yun nga, 20 kilograms lang. Pero yung 45 kilograms, kaya naman, kaso risky na talaga siya gawin. So, hindi ko ina-advise na gawin nyo to, guys. Yung pipick up kayo ng ganitong ano, mga overloaded na halos para sa motorcycle natin. Kasi, unsafe na to eh, pagdating sa pagbiyahe natin. So ito, kinuha ko lang kasi yun, gusto ko may experience. So although, oo nga, madelikado. Charge to experience na lang to para at least masubukan natin yung mga ganito. So gagawin natin, gagawin ko is magdadahan-dahan na lang ako papunta sa drop-off. Kasi kung papansin nyo, hindi nyo pala papansin, hindi nyo pala nakikita. Kasi masyadong masikip na halos sa likod ko. Halos sakto lang or masyado na akong dikit sa ano. Tingnan nyo, di ba? Masyado na akong dikit sa panel ng motor ko. So hindi ko ina-advise talaga na kumuha kayo ng mga gantong klaseng overloaded na item. Kasi tingin ko hindi na to worth it. 45 kilos. Motherfuckers! Pero di ko naman mapipigilan yung mga ibang riders dyan na nagkakarga ng mga gantong klaseng ano. Mga gantong klaseng bagahe or
delivery items. Kasi depende pa rin sa client. Napag-uusapan naman yung presyo niyan eh, noong delivery. Gaya niya, hindi ko na makita halos yung nasa likod ko kahit sumilip ako sa side mirror. Delegado na yan. So, bahala na. At dito na to eh. So, subukan na lang natin ihatid to ng safe. Tapos makapag-drive tayo or makarating tayo sa drop-off point ng safe. So, balita ko na lang kayo guys kapag malapit ako sa drop-off. So, dadaan-daanin ko lang to. Oras natin, 9:47. So, tignan natin anong oras tayo makakarating ng Ibus. Magdadrop lang. Slato. Pag itong mga lat-lat, madalas na pupunta ako sa kabilang side. Pero dapat yung drop off ando sa kabila. Like ganito dito. Ma'am, lot 18? Ito sa drop-off guys. Safe tayo nakarating. Try natin center stand. Sana kaya ko no. Di kaya brad. Bigat. Drop off ko na, tapos anong oras na tayo dumating? 10:35 o 10:40. Importante, natagalan man tayo, importante safe tayo na arating, di ba? Binigyan ako 20. Itong 20, doon sa pinabayad ko lang na ano to. Sa gate pass. Ay, bali, 310 po, ma'am. 10 po. Kasi 260 po yung bill. Tapos nagsabi po yung nagbook na add daw po ng 50 pesos lang po. 310. Opo. 310. Okay po. Tapos sakto yung sa gate. Salamat po. Grabe. Namiss ko bigla yung motor ko nagpatakbong magaan. Hayop. So yun guys. So ayun mga tol, dito ako ngayon sa, dito ba ako sa Lancaster. Papahinga muna siguro ako dito. Kasi grabe, nakawit yung braso ko dun sa karga natin na ukay-ukay. Sabihin ko lang sa inyo guys na pagka ganun, mga overweight na mga delivery items. I recommend siguro na, ano, di ko naman na sinasabi na huwag kayong kumuha ng ganung booking. Kasi kahit sabihin ko naman na huwag kayong kumuha nun, eh, syempre, mga lalamove riders, eh, may kukuha pa rin talaga nun. Diba? Especially kung maganda yung price na ibibigay ni client or yung mga additional, bukod dun sa lalamove rate na nasa booking. So, kinuha ko lang siya kasi, yun nga, malapit. Malapit lang naman yung drop-off from 13 to Imus.
Tapos pwede tayo makapick up ng booking dito sa Lancaster kasi hindi naman tayo nasisiro dito once tumatambay tayo dito. Ayun nga, kung maganda yung price, sige okay, kunin nyo, pwede naman. Para at least kahit papano kumita naman tayo yung mga rider. Pero advice ko na yun, doble ingat pagdating sa pagdadrive, especially kapag nasa highway na kayo or may mga kasabay na kayong mga sasakyan. Tapos pagdating sa mga traffic, it's better kung wag na siguro muna kayong magsingit-singit. Bale na mas stuck sa traffic or matagal natin ma-deliver yung item. Kung gano'n naman na malaki at mabigat, preferred ko na magdaan-daan na lang muna tayo. So yun, at least ako na-experience ko na gano'n yung karga. Usually kasi nito mga nakaraan, mga deliver natin, mga maliliit na parcel lang. Like documents, mga gano'n, or pagkain. But this time, na-experience naman natin yung grabe, isang sako ng ukay-ukay na damit na halos 45 kilograms. Kung nakita nyo naman doon sa unang video, halos umangat na yung unang motor ko dahil pabigat. Nung isinampa na yung isang sako ng ukay-ukay, halos lumundo. Tapos nung pagdating sa drop-off, hindi ko na siya halos ma-center stand kasi ang bigat nga talaga. Tapos pagdating sa highway, yun nga, since malaki yung karga natin, once na malakas yung hangin, gumigewang talaga eh. Kaya kailangan daan-daan lang talaga yung takbo para yun, para safe tayo. Siyempre kahit kumarga tayo ng malaki or marami, unang-una isipin nyo pa rin yung safety nyo as a rider. So yun lang guys, siguro muna sa vlog na to. Pero bibiyahe pa ako mamaya, so tingnan natin kung may mga magaganap pa or siguro dito ko natatapusin tong vlog muna. So yun, maraming salamat ulit sa 600 subscribers natin at road to 1,000 subscribers na tayo. At pag ma-reach nga pala natin guys yung 1,000 subscribers, meron ako i-giveaway na Benkia knee pads na sponsor lang din ng isa nating tropa na si Lester Van Flores Capate. Yan, salamat sa iyo Pop, shoutout sa iyo. Yan si Lester, solid supporters ng buong company Norman. Shoutout sa iyo Pops, siya ang sponsor sa atin ng Benkia knee pads. Gusto niya ibigay niya sa atin. Tapos ipag-giveaway natin pag na-reach na natin yung first 1,000 subscribers natin. So yun, maraming salamat ulit sa iyo Pops, God bless you. So magiging napakalaking tulong nun para sa mga rider na makakakuha. So pagpasensya nyo na kung yun ang mura yung kaya natin ibigay pag na-reach natin yung 1,000. Pero sige, tignan ko kung may maidadagdag pa ba ako pagka na-reach na nga natin yung 1,000 subscribers. Update ko na lang kayo regarding sa mechanics, kung paano sumali sa giveaway. So siguro sa next vlog na or sa Facebook page ko na lang. Basta check nyo na lang yung description box sa baba. Diyan ko ilalagay ko yung links. So yun lang, mahaba na yung video natin. So maraming salamat sa panonood guys. If you like this video, give this video a thumbs up. Tapos comment your name down below or comment down below. Tapos siyempre huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para maging updated kayo sa mga upcoming videos natin. So yun, maraming salamat again. So again, this is me, Moro Vlog, signing out. Drive safe, sorry lahat guys. Peace out. Let's go. We'll be right back.